Sa pagpili ng ating intensive tilapia farming, mayroong tatlong kriteriya na dapat nating isalang alam. Una, yung soil type. Kailangan po may klase po ng soil na nakapag-retain ng tubig. Pangalawa, water. Kailangan po mayroong sufficienteng tubig na dapat isupply doon sa ating palaisdaan. Pangatlo, accessibility. Kailangan po yung ating palaisdaan ay malapit sa ating pagkukunan ng similya at pagkain. Kung na-meet nyo na po yung tatlong kriteriya para sa site selection, maaari na po kayong mag-umpisa para sa paggawa ng palaisdaan. Sa paghahanda ng ating palaisdaan, may mga hakbang na dapat nating isalang alam. Una, patuyuin muna natin ang ating palaisdaan para maalis yung dating stock or old stock at yung pang isda na hindi kailangan sa ating palaisdaan. Pangalawa, lasunin natin ang ating palaisdaan. Ginagawa natin ito para puksain ang mga predators. Maaari tayong gumamit ng ammonium phosphate plus hydrated lime o tinatawag nating apo. Application rate na ginagamit ay 200 kg per hectare na ammonium phosphate plus 200 kg per hectare na hydrated lime or 1:1 ratio. Ito pong ammonium phosphate at lime ay double purpose. Una, para nga puksain yung ating predator, and pangalawa, para na ring i-neutralize yung acidity ng ating lupa. Pagkaraan po ng isa at tatlong araw ng paglalaso ng ating palaisdaan, maaari na nating hugasan sa pamagitan ng pagpasok at paglabas ng bagong tubig. Hayaan po natin itong mabilad sa araw para po mapitak at sumingaw yung mga toxic gases and para na ring i-condition muli yung lupa ng ating palaisdaan. At kapag mabitak na po yung lupa sa ating palaisdaan, maaari na po tayo magpapasok ng tubig. Ang tubig po ng ating i-maintain ay 1 meter depth. Bago po natin katubigan ang ating palaisdaan, kailangan nating lagyan ng screen ang water inlet at outlet para hindi makapasok ang mapaminsalang isda at huwag ding makatakas yung ating pinapatubong similya. Fertilization. Habang nagpapapasok tayo ng tubig, maaari na po nating isabay ang paglalagay ng abono. Mayroon po tayong dalawang klase ng abono, yun ang organic fertilizer at inorganic fertilizer. Application rate po na gagamitin natin sa organic fertilizer ay 1,000 to 2,000 kg per hectare at inorganic fertilizer na 100 to 200 kg per hectare. Bakit po tayo nag-aabono ng ating palaisdaan? Para po tumubo yung natural food sa tubig at lalo na kapag hindi tayo agad magpapakain, meron na agad kakainin ng ating mga similya. At kapag maobserbahan na po natin na nag-green na po ang ating tubig pagkaraan ng ilang araw ng ating pag-aabono, maaari na po tayo mag-stock ng similya. Pero bago po tayo maglagay ng ating similya, i-install muna natin ang ating submersible pump para sa intensive tilapia farming. Ang submersible pump ay makakatulong sa pag-supply ng oxygen para sa higher stocking density. Kapag na-install na po yung ating submersible pump, pwede na po tayo maglagay ng ating similya. Ang pag-stock po ng ating similya ay ginagawa natin yan early in the morning or late in the afternoon kung saan malamig ang panahon. Bago po natin pakawalan yung similya sa fish pond, kailangan po natin muna i-acclimatize ng 15 to 20 minutes hanggang magkapareho na po yung temperatura sa loob ng plastic bag at sa palaisdaan. Dahan-dahan na po natin ibuhos yung ating similya sa palaisdaan. Sa ating pong pag-i-stock ng similya, mayroon po tayong uri ng pag-aalaga at dami ng similya na ating i-stock sa ating palaisdaan. Kapag ito ay extensive, 1 to 2 pieces per square meter, at pag semi-intensive, 3 to 5 pieces per square meter, at kapag intensive naman ay 6 up per square meter. Fund management. Ito rin po yung palagian na dapat natin gawin at sundin pagkaraan po natin i-stock ang ating palaisdaan.
Una, kailangan po natin mag-side dressing o paglalagay ng abono tuwing linggo o isang buwan. Meron po tayong application rate na 200 kg per hectare. Pangalawa po ay ang feeding. Pangatlo po ay yung paglilinis ng ating palaisdaan. At pang-apat, kailangan natin i-monitor yung quality ng ating tubig. At panghuli ay ang record keeping. Makaraan ng 3 hanggang 4 na buwan ng ating pagpapalaki ng isda, maaari na po tayong mag-harvest. We'll be right back.